Magandang araw, klase. Ngayong araw, mantatalakayin natin itong call sa naging buhay ni Mr. John PJ. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa naging buhay ni Mr. John PJ. John PJ was a Swiss psychologist who contributed greatly to the understanding of children's cognitive development. Si John PJ ay isa sa mga kilala talaga namang matatawag na dalubhasa pagdating sa usapin ng developmental process ng mga bata. Ang isa sa mga theory nga niya ay yung tinatawag na Cognitive Development Theory. He was born in 1896 and originally trained as a biologist and philosopher. Although he is well known for his work as a psychologist, he also published research. Bukod sa mga teorya ay nakagagawa rin si Mr. John PJ ng mga pananaliksik at pag-aaral. John PJ's contribution to psychology was mainly through his observation of children's cognitive development. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, isa sa mga famous na work ni Mr. John PJ ay yung theory na Cognitive Development Theory. Based sa experience ko, masasabi kong mahalaga talaga itong theory na to kasi ilang beses ko na rin siyang na-encounter since nung grade 12 at hanggang ngayong college, lalo na sa mga education students. Kasi dito sa theory na to, pinakikita yung developmental process na pinagdaraanan ng isang bata, which is malaking tulong na malaman ng mga estudyante na gustong maging guro dahil soon makakasalamuhan na kami ng mga estudyante at mas maiintindihan namin sila or natin sila kapag alam natin kung ano ba yung nagiging proseso sa kanilang pag-iisip. John PJ noticed that children of certain ages tended to give the same types of incorrect answers. From these observations and follow-up interviews with children about these mistakes, he developed a theory of how children's cognitive processes develop. Sa naging observation ni Mr. John PJ, napansin niya na yung mga ages na magkakamukha or magkakalapit, kadalasan yung sagot na pinipili nila is parehas lamang. Doon na nagka-idea si Mr. John PJ na aralin at gawan ng teorya yung paano nga ba nagde-develop or paano nga ba nagpa-process yung isip ng mga bata. John PJ also influenced psychology in other ways. For example, he emphasized other methods of conducting research such as the clinical method. Katulad ng binanggit ko kanina, bukod sa pagiging psychologist ni Mr. John PJ, isa rin siyang biologist at nakagagawa rin siya ng ilang mga pag-aaral o pananaliksik. Narito ang link ng aking naging source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Humingi ako ng pasensya sa ilang mga ingay, background noises na naririnig nyo at sana hindi ito maging sagabal sa inyong pagkatuto. Humihingi rin ako ng pasensya sa mga ilang salita na hindi ko nabanggit ng maayos dahil nahihirapan akong magsalita dahil sa aking singaw. Katulad ng nauna, sana hindi ito makasagabal sa inyong pagkatuto. Who was John PJ in psychology? Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!